Confusion. Oh, konnichiwa mga minasan! Sabado na naman at nagbabalik tayo with yours truly, Harakiri. Dito sa Playforce TV's weekly podcast, Get Ready with Harakiri. Kung saan natin mas makikilala, muti ako nang masabi mababatikos, at makikilala ang ating mga favorite Playforce TV talents. And this week, ang kasama po natin ay napaka-energetic at napaka-saya at napaka-frenetic at napaka... ano ba to? Active? Na si Irvin Gaming. Welcome, welcome. Kamusta, Irvin? Hello! Yun, sabi mo lang ako eh. Hi, guys. Diba? Hi, Hara. And good evening. Good evening. Ayan, good I'm good evening. And how about you? Goods then, goods. Nakakain muna bago ano mag-start. So that's good. Oh my God. Gusto ko yan. Yung kakain muna bago magsimula. Oo, syempre. Kailangan ng energy, di ba? Oh, kailangan talaga. As a streamer, kailangan may energy tayo, guys. Oo, hindi pwede malamyal-lamyal. Unless yun yung parang gimmick ng streamer. But then again, energy talaga kailangan natin, di ba? Yes. Laban tayo, laban. Laban. Kahit hindi tayo pinaglaban. Ay, oh. Grabe. Kasi, ano eh, kung hindi mo paglalaban sarili mo, eh, paano mo mapapaglaban ng iba, di ba? Truth. Kaya kailangan talaga ilaban. Huwag susuko. Oo, exactly. Hanggat hindi niya sinasabi na tama na. Uy, naku po. Para may pinanggagalingan niya na. No malalaman natin dyan. Pero yeah, as I was saying, this is where makikilala natin ating mga paboritong Playforce TV talent. So, this week nga naman meron tayong mga set questions para kay Irvin Gaming na kung gusto natin siya mas lalo pang makilala, do not dito pala natin maitatanong ang gusto natin itanong sa kanya. So, hopefully ready ka na, Irvin, sa mga questions ko. And sa mga viewers natin dyan, kung meron po kayong mga gusto itanong kay Irvin, feel free to drop that in the comment section. Babasahin po natin at itatanong po natin yung mga tanong nyo na yan. Alright, guys? So, but before I start with my questions, I just want to ask Irvin. Like, yes, in general, kamusta ka? Like, how's life? How's it going for you? Like, I'm much better than before, oh, di ba? Oh, nice. That's good. I'm good. I'm happy and I'm enjoying my life. I'm enjoying my what I am doing right now and meeting new friends, collecting new memories and adventures with them. So, ayan, happy. That's very good. All right. That's really good to hear. Like yung tipong better than before, you know. That's always something that that we strive or like we go for every single day, diba? Like we try to be better than the yesterday version, diba, ng sarili natin. So correct. All right. So yeah, questions ko. There's technically 1, 2, 3, 4, 5 segments. Mabilis lang naman sila. So I'm going to start off with the first segment, which is the streamer profile segment natin. So ito lahat ng mga tanong ko na related sa pag-i-stream mo. And these are just pretty straightforward naman. So wag kang hindi mo naman kailangan kabahan. So for my first question, bakit Irvin Gaming yung pangalan na pinili mo? Okay, Irvin Gaming, of course, yung real name ko is Irvin Jan. So, kinuha ko yung name, yung pangalan ng page sa real name ko, sa first name ko. And I thought nung una is parang nagdadalawang isip ako kasi feeling ko hindi mag-click-click, you know. So, doon ako kinakabahan. Pero sabi ko, sige, try lang kasi... ako personally parang nahihiya ako before sa pangalan ko even to say my name. Alam mo yun, yung parang parang ang weird. Irvin, yeah. So, but for them, sabi nila kind of unique daw. So and also, I'm not sure kasi I don't want to admit it, pero I like watching basketball and siguro parents mo din na ng basketball. And feeling ko din nakuha yung pangalan ng Irvin kasi si Magic Johnson, di ba? Irvin Magic Johnson. Tama. Yes, yun nga. Galing. Yes, doon kinuha yung name ko. At yun na rin ginamit ko sa pag-stream. And so far naman, yan, madami namang nagkagusto sa pangalan ng page natin. So tinuloy ko na siya. Yeah. Oo, hindi ko na siya binago.
So you got the gaming name from like yung actual yung Yes. talagang name mo. Like pagka-chinek yung birth certificate, ID, ganun, passport, Yes. nandun yun already. Okay. Kailangan nag-umpisa mag-stream? Like when did you start streaming? Okay, I started streaming May 2020. So during pandemic, doon ako nag-start mag-stream. Pero hindi dahil sa ano, hindi dahil sa pandemic. But before pa kasi, gamer na ako. I play lots of game sa ano sa PC. Umaabot pa ako ng 24 hours as in nagpapapilot pa ako. so nandun na talaga sa akin yung ano. Ay, andun si Chefy. Hi, si Chefy. Si John. Shout out kay Chefy Gaming. Tsaka si Algin, si Belino. Hello, Lodi. Ayan si teacher. Hi, teacher. Yeah, so ayun. Sabi ko na tawag nito. Itry ko mag-stream since sinabihan ako ng friend ko na why not mag-stream ka kasi ano mahilig ka naman sa laro ML. Ayan. So nung nag-start ng ML, naglaro na ako season 1. Tapos umaabot ako ng 3 AM sa kakalaro. Grabe. Then ayun, sinubukan ko yung ML, in-stream ko siya nung May 2020. Tapos hindi ko na-expect nagkaroon agad ako ng 100 followers. Ooh. Oh, tapos tinuloy ko na siya. Then sabi ko, ay okay, nag-enjoy naman ako dahil passion ko nga yung paglalaro. Mm. So hindi lang to sa ano, sa about sa fame or what, dahil talaga sa passion. Yeah, like passion for the game, like for what you're Mm-mm. doing right now, you know. Yes. And I don't mind kung may manonood sa akin or wala, as long as na maganda yung ano, maganda yung ginagawa ko at happy ako. Oo. Yun ang pinaka-important. Kala sabi mo maganda ako. Of course, some bonus kasama na yun. That's not hindi na dapat sinasabi kasi automatic na yun, di ba? Yes. All right. So pero yeah, you decided to start even like ano eh, like parang siguro mga 2020, May 2020 nga and way before that you were already gaming. So even before the pandemic happened and like can you just like specify talaga yung main reason na pumasok ka sa pag-i-stream? Kasi before mag-umpisa ka mag-stream, like you were already like enjoying playing games. So why the sudden yes. shift in like perspective para bang subukan ko nga tong pag-i-stream? Ayun, walang magawa tayo sa ano, pandemic. Yun talaga yung pinaka ano doon. At saka parang ano, parang nagkaroon na kasi ako ng ano ng problem before na about sa ano naman sa volleyball kasi nagmamanage ako ng volleyball team. Ah. So, we didn't get along after ng last tournament namin. So, sabi ko gusto ko muna mag-rest about sa volleyball. So, ayun dahil nga sa wala tayong ginagawa. Ayun, dumating yung ano time na parang calling na eto gawin mo to dahil sinabi na ako ng friend ko tapos pinush ko siya then yun na the rest eto na is history. Mm-hmm. So yeah, I mean yun talaga yung parang pinaka ano na parang it's an avenue to share your passions nga naman tsaka parang subukan mo yes. na rin na pag-i-stream and look at you now diba 20,000 plus followers diba. So, imagine mo nun, nag-umusa yeah. ka lang, nag-strike ka, you mentioned like, oh, nagkaroon ako ng 100 followers, and then you were like, you know. Oo, sobrang happy na ako nun. And now you have like, what, 20,000? So that's like, twice, ano, like, multiplied by thousands of ano na yun, di ba? Hindi ako magaling sa mga guys, sorry. Pero yun nga, di ba, napaka-impressive nga naman yung ano. So speaking yes, of like, and, you were saying. Okay, and you know what, yung ano, yung about sa followers, nung una is parang nagmamatter kasi yan eh, pag, oh, yeah. bago ka palang mag-stream. Mm. So, ayun, kailangan ko ipagpatuloy, kailangan ko ganito. Always, ano, always ka mag-iisip ng gagawin mo. Tama. Di bali nang magpag-giveaway ka ng madami para magkaroon ka ng madaming viewers. Oh, hindi mo giveaway na. Kailangan naka-follow kayo, gusto niyo yung epic skin yan, pakita niyo yung follower. Tsaka yes. dapat may sharer badge, ganun. Mm-mm, ganun. Ganun nung una. Kaya, kung iisipin, matatawa ka na lang. Non-stop, ano eh. Like, if you think about it, streaming while you're focusing on getting a lot of followers is kind of like, ano eh,
mawalang galang na lang, and it's kind of related to recent events, pero para ka nangangampanya, di ba? You're trying yes, to get votes, totoo. Basically. Totoo. Papakita mo yung plataforma mo, magpapakita ka ng gagawin mo, di ba? So, like, if they're impressed, they're gonna follow. They're gonna, like, tick that yeah. mark na kunyari parang and follow. You aren't sure pa, no, kung solid follower na yan or medyo yeah, like para sa pag-giveaway. Bibigyan part mo na kasi yun t-shirt. Ng ano. Oh, part kasi yun ng ano, ng pag-i-stream. Kasi you honestly guys, yung pag-i-stream is sugal talaga yan. Yeah. Yung iba nagsaging successful, yung iba naman nag-give up. So talagang hindi siya overnight successes. And may mga instances na yung mga streamers na umpisa pa lang mag-stream, sumisikat agad. It's because they're already yeah. known in like other industries, siguro mga artista mm-hmm. or parang like one good example na talagang malaki agad ang following before she even started streaming games is si Boss A, for example. That's like she's already well known in the cosplay community, so talagang cosplay yung root no ano yes. yung nung pag-i-stream following niya. So if you ask yung mga talagang since day one na naka-follow na kay Boss A, for those of you who know Boss A, si ano siya, si Alodia Gosingfiao. Si Boss Alodia. Si Boss Alodia. We call her Boss kasi ano, tier 1 ano, optimized. So, pero yeah. Ang ganda pa. Ang ganda. Oh, ganda ni Boss. Bait. Eh. Grabe, bait pa. Oh. You saw her latest video, yung harot with ano, yung ano niya. Nainis lang ako. Nanonood sa mga live niya, di ba? Pero yeah, we were saying na ano na talagang talagang may mga matagal niya na naka-follow. They've been following her since her like cosplay days nga. And yes. But yeah, it like what Irvin said nga naman guys, it's not easy yung pag-i-stream. So talagang napaka nakita ka ng streamer na matagal nang nag-i-stream like si Irvin, ano na, 2 years na. This it's like May 2020. 2 years, di ba? So actually 2 years na, parang ano, di ba? Para kahapon lang ah. At ngayon, ano, ngayon 23. Ayan. 23, ayun. Mag-2 no? years. Ngayon 23. You know, so talaga nga, no? Talaga. Huwag ka na makalimutan. Talagang napaka-impressive nga naman, guys. So, but yeah, speaking of, like, going back to the questions that we have, speaking of your, like, followers and then how it spiked, like, dati 100-something na ngayon, 20,000 na, like, how is your streaming going, streaming journey going so far? Like, parang ano yung mga parang experiences mo, like, how is it going for you? Okay, my streaming journey. Grabe yung mga experience ko. Like nagkaroon tayo ng project dahil sa pag-i-stream. Nice. Sa mga hindi po nakakaalam, ayan, sa mga hindi pa po sa mga nakapanood po ng M3 World Championship, kasama po tayo doon. Ooh. And gusto ko lang mag-thank you pala sa Playforce TV dahil po sa Playforce TV, ayan, binigyan po tayo ng project ni Moonton at nice. Nakita tayo guys doon. Oh my God. Oh. At hindi ko ina-expect guys, hindi ko ina-expect na mapapasama tayo doon dahil madaming sikat na mga streamers, madaming maganda, mas madaming sexy kaysa sa akin. But guys, sabi ko, sino ba talaga ako na ano, diba, napukunin nila. So, ayun, isa yun sa pinaka magandang nangyari sa pag-i-stream ka. And also, ayan, nakita tayo ng mga iba't ibang company at ginawa tayong endorser. Ayun, mga sponsors, naku mo. Yes, mga sponsors, ay thank you so much. Grabe. And shoutout rin pala kay Rosemary Tan Manuel. Ayun, welcome. Hello, Madam Rose. In the comment si Algie na, down to earth, chat to tong tao, miss na daw ikaw. Hello. Pasigaw daw with feelings, Bes. Hi, Madam Rose. Yeah, yung mga solid nating ano yan, supporters, followers, ayan, actually si Madam Rose, dating ano ko yan, viewers na naglalaro lang ako, nagchichikahan lang sila tapos hanggang naging moderator, hanggang nice. Yan, magto 2 years na. Grabe. Oh, di ba? Ang galing. Nakakatuwa siya, nakakagalang. Yes, yun ang pinakamaganda sa pag-i-stream naman. Madami kong namimit na mga tao. Like teacher, yan si teacher, teacher Algin. Na-meet ko siya nung March kaya hindi ako nakaano dito sa podcast. Ah. Sa Cebu, ayan, na-meet ko sila. Sana nakapunta sa Cebu, sana. Yun ang maganda kasi pag pumunta ka sa isang lugar, yun din yung ano sa pag-i-stream, madami kang namimita at saka nag-excited sila makilala ka. And ako personally, gusto ko din sila mapasalamatan
Kaya, ayan, nakakatuwa dahil ako noon, hindi ako iniwala sa mga virtual, ano, yung mga friendship, yung, ano, dahil online, sa pandemic. Oo, natuto ako, ano, natuto ako sa, natuto akong, ano, magtiwala at, ayun, may mga totoong kaibigan talaga, no? Mm-hmm. True friendships, kahit, eh, no? Yes. And then, si Chefy, an instructor ka daw niya sa culinary. Yes, yes, yes. Estudyante ko yan si, ano, si Chefy sa culinary kasi nag-teach ako sa culinary school. Nice, nice. At saka nandito siya sa Playforce. Hello, Chefy! Nice. Small world nga naman, no? Like, hindi mo kakalain. Mm-mm. Kasabayan ko yan sa, ano, kasabayan ko yan mag-MIL. At saka, nung nakapasok na ako dito sa, ano, sa Playforce, then, sabi ko sa kanya, try mo yung ano, mag-apply. Tapos, nung bumalik siya sa akin, sabi niya, nag-email daw sa kanya, ganyan. Tapos, ayun, nakapasok na pala. Kaya, di ba, andito tayo ngayon. Grabe, grabe. Nakakatuwa nga yung mga ganun feeling na parang ano eh, yung may message ka bigla na, uy, ano, nag-apply ako, tapos parang nakapasok ako, tapos small world, ay, congrats, di ba? Uh-huh. Yung ano. Yes. Grabe. At, ayan, kay Mami Maylene. Si Mami Maylene nagsabi sa akin, ano, na, Beb, oo, apply ka dito. Kasi kasabayan kami lahat yan nung nag-apply kami for MIL. At nice. Good, yun din sa, isa din sa magandang naidulot ng ano, pag-i-stream is, yan, madami akong nakilala mga streamers, iba't ibang personality, at mga totoo, totoong ano, totoong tao. Genuine people. Lalo na dito, yes, lalo na dito sa Playforce. Oh. At nung nagkaroon ng mga 5v5, yung mga nagkakaroon ng collaboration, which is, sobrang saya, sobrang... Umpisa pa nga lang, may mga plano pa for the future eh. Yes, ayun. Marami-rami pa. Yeah, thank you, Playforce. I know. Baka naman. But yeah, you mentioned like yung parang mga good stuff na nangyari, like the highlights basically sa pag-i-stream mo. Like yung the friends that you've made, the opportunities that have been provided, yung nakakapunta ka sa mga places, you get your sponsorships, you get your endorsers and stuff. You meet a lot of people. What about like, have you experienced something na parang masasabi nating low point or negative na parang mutiya ka na mapatigil mag-stream? Like, can you share some of those experiences? Magdadrama tayo ngayon. You know what? Yes, of course. Lahat naman tayo dumaraan sa ganitong ano, ganyang sitwasyon. And siguro hindi lang isa. Yeah. Madaming beses na gusto ko na mag-stop. Dahil sa ano, yung una is iniisip ko, sabi ko, okay ba yung ginagawa ko? Kasi kung ibibase natin sa ano, sa viewers, ayan, madi-disappoint talaga kayo guys. But once kayo mag-stream, kasi hindi pa ako part ng ano, ng Playforce noon, wala akong idea regardless sa mga views or what. So, nung una, iniisip ko lang, followers, okay, tapos hindi siya nag-grow, wala akong viewers, yung ganun. So sabi ko, for me parang hindi ano, parang hindi para sa akin yung pag-i-stream. So una, yun. Then second, parang nagkaroon ng violation yung page. Isa din yan sa pinaka masakit as a streamer. Red flags. Oo, kasi hindi ko na alam kung maibabalik pa. Then luckily andyan yung Playforce. Sabi ko kay Mamyo, may problema. Oo, after ilang days nawala siya. Nice. Sabi ko, oh my god. And then third yung ano, yung naging busy ako sa ibang ano, sa ibang bagay. Pero at the end of the day, iniisip ko yung mga followers ko na like sila madam, andyan, nagbabayad sila ng monthly subscription. Oh. Tapos hindi ka magla-live, 'di ba? Parang unfair naman noon. Tapos yung mga naniniwala sa akin. So andyan pa din, nakatambay, nag-aantay, tinatanong nila ako kung magla-live ba ako or what. Ako minsan kasi hindi ako nag-update. Ay, hindi minsan. Parate. Minsan lang. Hindi, huwag natin sabihin madalas. Madalas ang minsan. Hindi ako nakakapag-update. Kaya, ayun. Yun ang mga, ano, yung mga... Mga parang... Time. Oo, time na parang, ayoko na mag-stream. Yung gano'n. Pero kung iniisip ko yung mga taong nag-aantay sa akin, at naniniwala, at... Diba? Nagkaroon na tayo ng project. Oo, nakilala na rin tayo kahit papaano. So, why not na hindi nating i-push? So, true. Ayun. Correct. Tama nga naman. Tama. Like,
it's an it's what motivates you, di ba, to like keep going or like to keep streaming basically kasi yung mga nanonood nga sa iyo yan ano na. But aside from them, or can you like enumerate some ano, next question to, like can you enumerate some motivations that you use to continue streaming? Yung parang ano yung mga bagay na pag tulak sa iyo para ipagpatuloy yung pag-i-stream? Okay, first is yung passion. Yes. Yung passion ko. Mm. Yes. At doon kasi ako happy. Ito kasi yung ginagawa ko kasi. Oo. Doon ako ano, doon ako masaya at kaya ko umabot ng 12 hours mag-stream. Grabe, yung tipo si Facebook na mismo magsasabi na tama na 'yan. Nag-ano ako ilang beses ako naabutan ng ano, ng 12. 12 hours kasi ikaw cut off ni Facebook agad yung stream mo eh, puputulin niya eh. Oo. So ayun, nag-motivate sa akin at sabi ko ito yung ginagawa ko. Ito dito ako happy. Tapos yung mga ayan, yung mga tao Nangalap, na may hinahanap nga sila eh. Nasaan na daw yung ano, nasaan na yung live show mo na buka daw agad. Ayan, mamaya na. Sandali lang. Mamaya na. Oo. Ano pa ba? Yung nag-motivate sa akin is yung mga kwento ng iba't ibang streamers. Kasi hindi naman lahat nagsisimula sa ano eh, na famous ka agad, di ba? Or mas maganda agad yung career mo. Minsan, kailangan mo talaga mag-start from scratch. Yes. And, at saka ano, ano pa ba? Siguro ano, dahil sa wala naman din akong ano, ginagawa masyado. So, to keep yourself active, basically. Nag-enjoy din kasi ako sa paglalaro. Mm. Hindi lang sa ML, ayan, sa mga online games. Kala ko sabihin mo, hindi lang feelings eh. Iba't ibang ano, iba't ibang ano. Ibang klaseng laro. Ibang klaseng laro. Oo, laro. Grabe. Oo. Ayan. So, ayan. Motivation. Motivation. Yes. Yun. Tsaka yung mga ano, yung mga stream, mga sikat na streamers, yung kanilang mga ano, mga inspirational. Oo. Yung mga kwento nila. Sila isa din yan, nilulook up ko. Oo. Sila record, di ba? Yan. Mm-mm. Even ano, even Boss Lucio, ayan. Sila Lucio. Madaming mga dogs, ano. So... Yes. Sila Chooks. Tsaka, isa din sa nag-continue ako is kay Mamshi Umay Venus. Oh, si Umay Venus. Kasi as awesome. Part of ano, LGBTQ, sabi ko, gusto ko maging part din ng ano, maging part din ng sa streaming and to educate din yung mga ano, yung mga tao kasi discriminate nila, may discrimination sa ano, sa sa streaming. Madami guys, ayan. And sa gaming, mga trash talk doon, di ba? Oo. As in number one yan, lalo ng mga dummy account. Oh, grabe. Kung magta-trash talk ka, gamitin mo yung actual mo na account, tapangan mo. Naman. Yes. Grabe. Mm-mm. Pero haro yung ginagawa ko kasi dahil yung sa community ko naman, sobrang ano, sobrang ganda. Kasi bawa, hindi kami nag-entertain ng mga ano, ng mga trash talkers. Yeah. Instead, minomotivate namin sila at ginagawa naming solid followers. Mm. Madaming beses yan. Oh. Pumupunta sa ano namin. Itatabi mo, kakasapin mo yun. Oo. Hindi mo masarap ang ulam mo, ba't ka ganyan? sa akin ano, nilagay ko yung ano, yung sitwasyon sa kanila. Sabi ko, example na lang yung parents mo or yung kapatid mo nakaupo dito, nag-i-stream, tapos papasok kami, ibubuli namin, ibabash namin, matutuwa ka pa. Yeah. Tapos gumagano sa, hindi po. Ayun, doon sila nag-start. Nagay lang talaga nila yung sarili nila sa situation. Mm-hmm. Ganun. At saka bawal sa amin yung nagmumura. Auto ano yan, auto ban yan. Ay, ako po, bawal. Mm-hmm. Bawal pala kami ni Pao Islao dyan. hindi naman yung ano, yung, siguro ano, depende sa situation, yung ganun. Pero as much as pass, ano, diba, as much as possible. Expletives, yeah. Monitor the expletives. Mm-hmm. Oo. And encourage natin sila, tsaka educate. Mm-hmm. Oh, tama. Diba? Para ano, para mas maging maganda yung ano, community. Maganda ang buhay 'yon. Oh.
Yes. Yes, yun. Shoutout din pala kay Rammel at kay Jane eh, tsaka si Ian, si Algin Nicron. Thank you so much. Again, I'd like to remind everyone na kung meron kayong tanong para kay Irvin, drop that in the comment section and we'll try and sneak that in the line of questioning talaga. No? Para ano, nasa korte tayo in interview ko to. Oo. Ayan, mga solid natin ang followers yan. At naka-follow yan sa ano, sa Play Force. Nice, nice. Diba? Salamat sa follow, pa-notify rin, guys. But, ano, like, speaking of followers, ano palang tawag mo sa mga, sa community mo? Like, sa mga followers? Irvin Babies. Irvin Babies. Ooh, mga babies. Kasi nung una, Irvin Natics, may mga ganun. Irvin Natics, ah, yeah. Hindi naman tayo artista, sabi, Irvin Babies. Kasi, ako tinatawa ko yung mga boys, yung mga boys, baby boys natin dyan. Oh, hey, baby! Ganun ako, ganun yung approach ko kasi gusto ko ma-feel nila na at home sila, ma-feel nila yung love, yung passion. Ay, nako po, nag-iinit. Mm-mm, tapos, lalo na yung may mga, ano, may mga husband. Yung mga husband nila na, ano, pumupunta, nanonood at nakikilaro. Hi, baby. Oh. So, ayun, doon na namin, yun na yung tawag ko sa kanila, Irvin Babies. Pag nag-raid kami, ayan. Si Rosemary. Hi, baby. Ayun. Yung mga babae, ano naman, stay put lang kayo dyan. Mga baby din kayo. Ayan, Irvin Babies yung tawag. Nice. Tawag ko sa ano sa kanila. Okay, yeah, mga Irvin Babies, okay. So ano naman yung ano, like my next question is for all your viewers pag nag-i-stream ka, mapa Irvin Baby man sila or mga bagong follower or mga I assume mga hindi pa nakaka-follow and they just happen to like pass by your stream, ano yung gusto mong maiwan at maitatak na legacy sa kanila? Like, after they watch your streams, ano yung gusto mong tumatak sa isip at puso ng mga viewers mo? For me kasi ano is, mas maganda yung healthy streaming eh, healthy community, na wala silang maririnig na ano, na pagmumura. Kasi ako never ako sa stream na nagmura talaga. Oh. Kasi ano, nasanay kami sa family namin na ano, ganun. So gusto ko ma-realize nila na okay, itong streamer na to hindi to nagmumura sa community niya, walang ganun, tsaka ini-entertain ng mga viewers din. Kaya siguro 'yun yung ano, dahilan yung iba nag-i-stay at bumabalik. At feel ano ko sila, feel at home, ayan, feel na close ko sila agad, yung ganun. Yung para bang there, it's a safe place kumbaga. Mm-mm. Some place that they can relax, kasi yun naman talaga yung most of the time na reason kung bakit nanonood ng mga tao ng mga streams sa Facebook is because they've had a long day or they're still like at work or they're having a rough time and they're just browsing social media and then makikita nila yung stream mo. So you don't want to pass on like stress na nga yung tao, i-stress mo pa sa stream mo, you know. And we are here to entertain. Yun ang ano ko, entertain as an influencer. Kailangan mo ano, magpasaya. Yung sa ano, sa part ko naman is kasi dalawa yan eh. It's up to you kung sa ano ka, so magiging healthy or magiging toxic yung community mo. So as a ano naman, since nasa ano tayo ng mag-educate tayo ano, kasi nagti-teach ako sa kulinary sa past ano ko, our. So, ayun, sabi ko na mas maganda, healthy ano, community tayo. Tama. Mm-mm. Healthy community nga naman. I mean, yeah, you gotta keep sharing and like reinforcing these like positive and ano, good vibes nga naman, di ba? Yes. Shout out din pala kay JB Silva, ayun, no? Hi, boss Tira. Ay, Tira. Ayan, matagal. Oo, matagal ko na rin yung ano, kasama dito sa pag-i-stream at andito rin siya sa Play Force. Yeah, Tira, you know. What is up? But yeah, yun nga talagang ano, like I think you were about to say something. Sorry na interrupt kita. Like sabi. Ayun, okay ako sa ano yun. Yung mga bumabalik dahil sa na ano sila, nag-enjoy. Kaya tinatanong ko nga yung ano, yung mga followers ko, ba't kayo nagstay? Sabi nila na feel nila na masaya tsaka nag-enjoy sila, then na-acknowledge sila. Papansin nga na shout out. And there's like that interaction nga naman, diba? Like the feeling of belonging or like being part of the community nga. Yep.
Being, kailangan yun. Being an Irvin baby. Oo, kasi ano, yung ibang viewers, pag dumaraan, tapos hindi mo sila mapansin, aalis talaga yan. Ah, yeah. Yun ganon yeah. Yun. Mm. Oo. Yung iba naman mag-o-observe, tapos hindi naman pwede nakatingin ka lang sa phone mo, naglalaro ka lang. Mm. Then, for sure, aalis talaga sila. Yeah. So, ako naman is, I acknowledge mo sila, then, good vibes. True. Pa-feel sa kanila na welcome sila, feel at home. Ayan. Yeah. Doon, mag-i-stay yung ano. Siguro yun yung ano, na dahilan kung bakit sila nag-i-stay. At hanggang ngayon, andyan sila. That's good, that's good. Sa ano. Mm. That's a really good legacy sa ano sa in my like phrase ng question na dinap ko yung talagang parang gusto mong manatili sa mga isip at puso nila na talagang nag-enjoy sila tsaka may sense of yes, safety yes. Belongingness parang family di ba parang ano community yun. Yun nga sabi ni Algin kung galing ka stress sa work tapos pag nasa ano parang ano tawa dito nasim ka ni Lodi nawawala daw di ba so yun pagod and frustrations tsaka yun sabi ni Rosemary na madami din kasing mother father figures sa community natin best may teacher pa so mabubusog sa love ang mga viewers ayun nga naman yes yes totoo yan at ayan gusto ko lang mag thank you sa mga ayan supporters natin solid supporters ayan sila Madam Rose ayan moderator natin si ayan si teacher kasi mga ano na yan mga professionals tapos grabe yung ano nila yung pagtulong din like yung may mga bata na ano papasok sa strip sila din mismo ine-educate din nila hindi namin inaaway oo kaya hindi kayo nag-gatekeep ng community bale hindi siya sarado so, para may security sa subdivision you know? Oo pero pag ano pag hindi talaga pag ano patuloy yung pang ano hindi nakikinig so that's the time na kailangan namin i-let go yan. Hindi gamitin namin yan kailangan. Gamitin mo na yung mute for 15 minutes. Tapos kung inulit pa after 15 minutes, eh bye-bye. Yes, yes. Madami yan. Kaya napapadali yung ano din, yung pag-stream natin. Dahil sa ating mga ano solid at grabe, magaganda para makabawi ako sa kanila. Magagandang. Yan sila, teach. Mga kasing ganda, mga ganun. Alright. Diba? And sa shout out kay Celeste Kim Suno. Thank you for your continuous coaching loads. Maraming salamat. Thank you po. Thank ayan, you, hello, hello. Celeste, I think. Thank Celeste you. Celeste pronunciation niya tama ba? But ayun, maraming salamat. Before like I move on to my next question, I just like to remind everyone na kung meron kayong gustong itanong kay Irvin, dagdag niyo po yun sa ano sa comment section. Binabasa po natin yan. Magaganda to talaga. Di lang sa stream, mabait. Mabait rin yan si Madam. Mabait ka rin daw sa personal. Ayan, na-meet ko yan si, ano, si Jane. Dati ano yan? Dating viewer. Tapos, napadaan yan sila. Napadaan sa stream. Tapos, ayan. Example yan sila Jane. Tsaka yung kanyang jowa. Ayan, si Sheska. Then, inano ko yan sila. Oh, ayan, sige, join kayo dito, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, naging moderator at nag-meet kami in person nung project sa ano, nung sa Playforce kay Moonton. Nice. Na-meet ko sila. Kaya, yun ang ano. Nakakataba nga naman ng puso, you know? Talagang, like, almost 2 years ago, you just started. Tapos ngayon, meron ka ng mga ganyan community. And then, you've made a lot of new friends. Kaya, sure, mahirap. Mga lifelong friends yung mga yan, eh. Oo. Yeah. Tsaka mahirap ano, mahirap bitawan yung stream dahil sa kanila. Oo. Oh. Yung mga tipong mga friends mo na ngayon na ano, yung mga gagawin mong ninong at ninang sa binyag, ano? Oo. Oh, oh. Tsaka hindi lang yon yung family pa nila, is yung parents nila is naging close na din. Family na talaga. Grabe. Nakasaya ka. Iba yung community namin. Kaya, ayan, healthy at tsaka ano, love lang. Pati ano, ilove din yung may asawa. Cheris! Baby. Grabe, Irvin grabe. Babe muna. Sa babies. So going back to my like questions, you mentioned yung sa project mo sa MIL and stuff. So for sure, naglalaro ka ng Mobile Legends. So aside from Mobile Legends, what other games do you play and stream? Okay. I played Rules of Survival. Oh, di ba? Sa yun nangyari sa Ross ngayon. Eh. Parang ganun sila.
Na toxic na ako doon kaya itinigil ko siya mga hindi, bata parang, nagbumura. Ano, parang nag-post yata yung ano yung official page ng Ross na mag-shutdown na daw sila. Nakakalungkot. And Genshin. Guys, Genshin. Yes, that's my game. Oo, nag-Genshin ako. Diyos ko, napag-hasas ng bonggang-bongga. Oh, grabe yung gacha doon. Wala kang maiipon na crush kasi ano, crush kasi Child. Grabe si Child kasi kita kasi yung ano eh, kita naka, kasi puso naka din. Naka-3, Constellation, C3 ako sa kanya. C3 Child, nako po, lakas pa naman yung Tartaglia. Tapos, ano pa ba nilaro ko? Nag-Axie, ayan. Yung kaso Axie ano, mabilis ako magsawa sa game pag, lalong-lalo na pag. Kala ko mabilis ako magsawa, period. Hindi, ano, like pag hindi ko feel yung ano, yung game, or parang hindi ako bagay doon, ako na mismo gine-give up ko yun. I mean, kasi you're just ano naman eh, to be fair, you're just being true to yourself, na hindi mo na kasi na-enjoy yung laro, so move on ka na, diba? Hindi naman sa... Yes. Ano, di naman sa ayaw mo lang talaga laruin or parang taksil ka. Sabi nga naman ni Rosemary, taksil ka kasi hindi ka na nagigenshin. But yeah, you gotta go for the ones that you like. Kasi totoo ka lang talaga sa stream, authentic. So kung saan ka talaga passionate, yes. Diba? Tsaka na may time na makikiuso ka dahil ito yung sikat na game. Oh, yeah. So lalaruin mo din siya. So as a streamer naman, itra-try mo siya, itra-try. Pero pag hindi talaga, di ba, pag hindi ka talaga mag-enjoy, then, ayan, ako talaga tinihinto ko, kahit sabihin natin magkakapera ka dyan, or what, na yun. Grabe, oh. That's true, that's fair, yeah, yes. Before I go to like the continuation question for this, may tanong si Algin, which is, Lodi, bakit ba mahal mo kami? Char. Bakit ba mahal ko kayo? Of course, ano, pinapakita yung ano, pagmamahal din sa akin. Oh. So, in return, ayan, at hindi lang yun, ano, na sa pagmamahal lang. Ano yan, totoo yun. As, you know, as a friend, ayan, family sa stream. And, kasi ako, pag kung ano yung pinapakita sa akin, yun din ang ibabalik ko sa tao. Oh, yeah. Oo. That's kaya, true. Just reciprocating yan. Feelings. At saka ano, vocal kasi ako, sinasabi ko talaga. Sinasabi ko talaga sa kanila na pag galit ako, sinasabi ko. Love and talagang pagiging totoo lang. Mm-mm. At nasa kanila yung kung ano, mag-i-stick sila o hindi. Pero ayan, always be kind. Yan ang pinaka-maganda. Yes, yeah. Be kind nga naman. That's true. But yeah, going back to the parang extension question about the games that you're playing, do you have any other games na parang hindi mo pa nalalaro na gusto mong itry? Game na gusto ko itry. Parang so far parang hindi, wala akong ano, hindi ako nag-interest sa ibang game. Kasi sa ML hindi ako makapaglaro ng ano, ng like daily ano stream. But ayun, Genshin, gusto ko talaga siya ano i-stream yung Genshin. Kaya nga ako nag-upgrade ng PC. At ayun pala yung Valorant. Ayun, Valorant yan. Yeah. Valorant. first game ko sa Valorant. Na-stress ako dahil talo agad. Ako pag may ganun ako ugali na pag hindi maganda yung first attempt. Hindi ko na ulitin. Pero kasi ano, isa din yun sa ano, gusto kong gawin, yung Valorant. Yeah, I mean, it's a fun. Napaka-competitive siya na laro. Pero it's fun, especially if you're on a 5-man team na makilala mo naman. Mag-enjoy talaga kayo. At gusto ko kasi maano, yung parang yung stigma na yung itong game is para lang sa boys. Yung ganun. Gusto ko, may makita naman sila na, although meron, may naglalaro naman iba na part ng LGBT. LGBT, so, mga girls na laro rin niya. Yes. Kaya, gusto ko siya itry. Yeah. Kaso parang, naano ako, dahil yung mga nakasabi ko, hindi ko kilala. Tapos, nang tra-trash to, sabi ko, oh my God, hindi ko to feel. Kaya, hindi ko siya ni-stream. Yeah, medyo ano nga din, medyo makulit.
Hindi po mas malala pa man trash talk yung kakampi mo, yun, no? Kasi yung kalaban. Oo. Yung true, mismong true. Kalaban minsan maawa pa sa'yo, eh. Oo, at saka, kasi kailangan kasi sa ano, sa, it's like Valorant, naka-open mic. Yeah, you gotta communicate. Mm-mm. Yes. Ay, dito lang ng ML, pwedeng mapa-mapa lang na. Oh, piping ka lang sa mapa. Ping! Oo, ganun. Sa Valorant, pwede ka rin mag-ping, pero hindi nalalam alam kung ano yung piniping mo dun, eh. Like, ano yan? Oo. Grabe. Okay, so before we move on sa ating next segment, which is the personal life segment, so yung mga tanong ko about buhay ni Irvin outside streaming, my last question for the streamer profile segment is, sa mga nanonood natin dyan, like viewers natin for this podcast, if any of them decide to be like streamers or mga nag-i-stream sila and they're like stuck in a rut or parang may problem sila na encounter or they just started, do you have any advice or tips for them na may bibigay mo para sa kanila na ano na makakatulong sa pag-i-stream? Of course, ayan. Madami tayong pwedeng ano ituro sa kanila. Kung gusto nyo guys magano, kung nababala kayo mag-stream, ayan. Una niyong isipin is kung tanong niyo yung sarili niyo kung yung gagawin niyo is for kung love niyo, kung passion niyo talaga or para lang sa income. Yung ganun. So i-balance niyo. And yung 100% na ano mo din, na oras, yung effort mo. Kasi hindi biro yung pag-i-stream. At dadaan ka sa mga bashers, ayan, yung mga toxic, kailangan mo i-handle yan. Yung mga ganon, dapat ready ka sa mga ganong sitwasyon. But always remember kung ano yung gusto mo. Ayan. Kung dyan ka happy, then push. Ayan lang. So, ayan. Time. Tsaka yung sarili mo, ready mo. Preparedness, yes. Yes. Tsaka you gotta go for yung passion mo nga. Kung ano yung love mo, diba? Yung gusto mo. Oo. And sa ano, pagdating sa ano kasi, sa money, for me kasi, bonus na lang yun eh. Yeah. Yung iba kasi, nag-i-stream dahil sa malaki yung nag-i-income. Yes, totoo yan. That's fair. Yeah, totoo yan. Naging yung full-time streamer na. Like, shoutout kanila Ace at saka sila Zed Marcus, like sila Bruce TV, like our premium partners dito sa Payforce na talagang malalakas nga talaga mag-stream. Yeah, totoo yan, guys. At malaki yung ano, malaki yung may income nyo, guys, sa pag-i-stream. Mm. Pero, hindi madali. Like, yung gagawa ka ng content. Mahirap gumawa ng content. Kasi kailangan mo, ano eh, kailangan mo unique. kailangan mo dapat makisabay ka sa mga ano yung mga sikat, so gagawin mo ng twist yung ganun. Isa din yan sa nakaka-pressure as a streamer. And ano pa ba yung tsaka yung goal mo, ano ba yung gusto mo makamit as a streamer? Kaya ayun, ako goal ko is ano lang eh, is magpasaya at saka i-educate. Ayun, yun yung pinaka ano ko nung na-question nga yan sa ano sa Playforce, di ba bago pumasok. Ano yung yeah. May questionnaire, may interview form eh. Oo, ayun. So ayun, kaya ano, kaya ako hindi ako na-hurt sa mga nang babash. Hindi yung ibig sabihin na ano na manhid. Wala kong ano, pero as much as possible ano, hindi ko minamind yun kasi hindi naman nila ako kilala personally. Hindi ka nagpapa-apekto, yeah. At saka mostly, like 90% of the time, yung mga natatrash na yun, attention lang ang gusto nila. Oo. Kasi, di ba nga, pag yung tao, is, pag madami kang bashers, is, ano ka is, tawag nito, relevant ka. Yeah. And, some bashers, dahil sa jealous, ayan. Jealous. Dahil, yeah. Sa pagiging successful mo, di ba, ganon. Ingit. So, doon nagubuo. Yeah. Gumagawa ng mga dami account. Mga throwaway account na okay lang maban. So guys ha, kailangan ready kayo sa mga pangbabash. Ayan. Ready yung self. Be prepared nga naman. Yeah. I mean, that was the first ano, first advice mo. It's like, prepare yourselves eh. Kasi hindi madali. Mm-mm. You gotta be like mentally, and emotionally, spiritually, physically prepared na rin. Kasi like most of the time, nakaupo ka lang. So you gotta be like, you know, do physical activities afterwards eh. Tsaka, kailangan ng balance. Proper sleep. Proper diet, di ba? Kasi hindi madali yung nakaupo ka magdamag sa harapan ng computer, di ba?
Kaya ka tayo sinisigawan ng mga magulang natin na ni kaka-computer mo yan pag nagkakasakit tayo eh. Totoo. Grabe. But yeah, those are all, ano, those are all like wonderful and actually, ano, take notes guys kung gusto nyo magsubok mag-stream. Huwag nyo kakalimutan na you have to be prepared, sabi nga naman ni Irvin, and you have to have that, what do you call this, passion for it, you know? You have to have that, yung parang love, or yung gagawin mo kasi gusto mo siya. It's not just because of the want na gusto mo ng pera, ano, or gusto mo sumikat, but you gotta do it because you wanna do it. And also, yung last advice ni Irvin is, you gotta keep your goal ahead and like, parang, huwag mo kakalimutan yung reason, yung parang main goal mo. Kasi si Irvin, like, he's, yung example niya, goal niya is magpasaya lang ng mga natao, at saka, mapakita, ma-share niya yung passion niya. So, nagagawa niya to everyday on a daily basis. And yung mga nanonood natin dyan, mga Irvin babies, mga followers niya, they can attest to that and they can say that it is true. Na nagko-comment nga sila kanina na yun yung nakukuha nila sa streams mo. And yeah, so take note of those advices. Salamat, salamat, Irvin, for those tips sa mga nanonood natin dyan. So, now we're gonna move on to our next segment, which is the personal life segment, yung buhay ni Irvin sa labas ng streaming. So, okay, mag-alala, ano po to, yung mga question ko ay family-friendly po. Pina-check ko po sa representative ng MTCRB na ano. Laban. Meron na rin pong Peggy rating to. It is Peggy rated 12. So, okay po ito, guys. Okay, sige. Alright, so first question ko is, ano yung parang mga hobbies or activities outside of streaming? Hindi siya streaming, hindi siya gaming related na nai-enjoy mo. Okay, volleyball. Ayan. Ooh, so, nice. Mag-asundo tayo dyan. Mm, kasi nagmamanage ako ng ano, ng volleyball team, which is my own team. Ayan, Irvin Spikers. Ooh, Fighters? And Spikers. Ah, Spikers. Oh, nice. Oo. So, before, ano yung slogan nyo? Palo? And, palo lang. wala kaming slogan na ano. Yeah, parang, yung ano ko doon sa mga person, smile. Always smile. Always smile. Lalo na pag nasa court. Always ko niremind sa kanila. Kasi hindi mo malalaman kung pinipicture ako habang nagsiset or habang nagsaspike, di ba? Or nag-receive. So, kapag nakalagi ka nakasmile, always ready ka sa picture, di ba? Yes. And most of my members, ano, mga 80% is LGBTQ. Nice. Kaya gusto ko i-showcase yung kanilang talent. So, ayan, nag-entry kami sa Davao City, outside Tacloban, no? Davao City, tsaka Iloilo. Nice. So, ganun ako mag-support sa mga... Grabe, nice. Like, sa talent ng mga players ng volleyball dito sa amin. Grabe. Nakakamiss na ang level ng volleyball ulit eh. Oo, masaya. Masaya yung volleyball. And also, lately, meron kami organization. Tapos, ano namin yung relief operation. Dahil sa nasalanta ng bagyo, ayan. At relief nga naman. Yan, for donations. Nag-collect kami for donations. And ayan, nakadalawang wave kami. Kaya, thank you. And ayun, ano pa ba yung mga ginagawa ko? Mahilig ako mag-travel and nice. Sakto, panapos na ang pandemic, ha? Huwag natin batiin. Yes. Pero makaka-travel na ulit tayo. Correct. Right. I love cooking kasi ayan, dahil chef ngayon tayo, culinary. Na, di ba? Nagtuturo ka ng culinary. Oo. Nasa more on pastry. Sa'yo ata natutunan ni Chefy Gaming lahat ng alam niya sa mundo eh. sa pastry na sa amin siya. Sa cookie rin sa kabilang kitchen sila. Pastries, pero parang if we're gonna talk about like parang major, parang yung focus mo, it's more on pastries. Yes, pastries. Nice. Ano yung parang pinaka-favorite mo na gawin na pastry? Ako pinaka-favorite ko is cheesecake. Cheesecake. Kasi yung cheesecake, dalawang klase yan. May chilled, at saka yung baked cheesecake. So ako, nung nandun ako sa Manila, while nagtiteach ako sa culinary school, nag-start ako ng small business. At kinumbine ko siya, yung chilled at saka baked cheesecake. So sa Greenfield, merong stall
nagbabay lang per night. Tapos ayun, maganda naman yung malasang naging ano outcome. Nice. Oo, yun ang pinaka-favorite nila na gusto nila na ano, pag nasa bahay, nag-request sila. Pag... Papalut, nagpapabake sa'yo. Oo. Pero dahil sa ano, sa stream, hindi ko na ginagawa. Baking stream. And also ano, before mag-pandemic, nag-vlog kasi ako noon. Oh, yeah, content, yeah. Travel vlogs. Oo, oh, oh, ayan, travel vlogs, tapos sa volleyball, yung personal vlogs. Nice. Yung ganun, kaya medyo makapal yung ano natin mukha sa camera. Nasanay. So, ayun, yun si Irvin, at mahilig ako mag-ano, hang out with friends. Ayan. Ayan. Sa mga bata dyan, excuse lang po. 24 hours inuman. Yung mga ganun. Grabe naman. Inuman 24 hours. Ala, simple lang. Inuman ng tubig siguro. Oo. Meron. So, ayan. Ayan mga ginagawa ko. Outside streaming. Nice. Like you mentioned din, kuku ka nga ng food. So, for my next, ano, anong favorite mong food kainin? Food. I love pasta. Ooh. Ayan, pasta. Kahit anong luto niyan, basta pasta yan. Spaghetti, carbonara, bolognese, pesto, ayan, or ano pa ba? Ravioli, diba? Ayan. Ravioli. Love na love ko yan. Kahit yung pancit, ayan. Pag may birthday, yun ang hinahanap ko talaga. Pancit or spaghetti. Grabe ako. Mm-mm. Isa sa mga bagay na nakakasundo tayo, Lodos. Ay, si Algin din yan, si teacher. Pwede ba siya matawag din na teacher? Yes. Pasta. At saka pizza rin daw. Ayan, pizza. Nakabu. At saka si teacher, nagmamaster yan, mamasteral yan. Ooh. Kaya, nice. kahit busy, nanonood ng stream natin, kahit nagumagawa ng nagre-grade siya, nanonood ng stream, nagkikinig, kaya isa din yan sa ano, nakaka-taba ng puso. Ingat lang po sa pag-grade ng mga ano, ng mga papers habang nanonood ng stream, baka kung ano masulat. Yung tipong gusto mong isulat sa comment section, nasulat mo sa papel eh, no? Oh, teacher ha. Ayan. All right, ayun, grabe. Mga so basically parang Italian food like pasta, pizzas. Pizza, ayan. And nung ano, nung nagluluto ako, favorite ko na malutuin is yung Thai cuisine, like yung pad Thai, pad Thai tsaka red ayun yung chicken ano, yung chicken parang curry, yung ganon. Mm. Yung red seafoods panang curry naman. Oh, yung meron silang ano, may green curry din sila na ano, di ba? Oo, ayan. Ayan red curry, ayan. Madaming ano, madaming, mas gusto ko kasi madaming spices. Mm. Tsaka feeling ko medyo ano naman eh, if you want to be introduced into like the world of spicy foods, like talagang maraming mga, like, for example, mga Indian food, talagang malalakas sa spice yan. Feel ko na yung Thai cuisine is kind of like a good gateway into that world eh. Para hindi siya masyadong harsh, napakasarap pa rin. Parang mas ma-appeal. Mm-hmm. It's easy for mga parang beginner with spicy foods as a introduction sa kanila, yung Thai food. Yes, yes. Tsaka ano, may enjoy mo talaga yung food nila. Oh, marami na. Masarap. Mm-hmm. I'm not gonna ask my next question because nasagot mo na to because you play volleyball. Kasi tatanong sa akin if you play sports. Pero, do you have any hidden talents na gusto mong i-share? Na hindi mo pa na-share? Or open book ka? Hidden talent? Mahilig kasi ako maghubad. Hindi naman pwede dito maghubad. Grabe. Ano na lang. Oo, kasi before ha, ayan, ito honestly, ito lang totoo kasi totoo naman yung mga kahit yung mga followers ko sinasabi ko before gusto ko maging ano model sa ayun yung mga blurry oo gusto ko yun kaya kahit sa parents ko sinabi ko na mom gusto ko ano tapos pag sumikat ako manood kayo ng palabos send ako kayo ng link para ganun oo
Oo, totoo yun. And eto, lately ko lang to na ano na ginagawa pag ano, yung ginagaya ko yung boses ni ano ni Damulan. Oo. Nung nagbumisita si si Bundo. Oo. Impersonation. See, itra-try ko siya, guys. Ako po. Oh, mga bata, kumusta naman kayo? Lalo mo. Grabe. Oh, ano, naloka siya nun. Oh my, kasi gusto niya ako pasayawin. Pero hindi ako sumasayaw. At saka never ako sumasayaw sa ano. Never ako sumasayaw sa stream. And ayun, hindi niya talaga ako napasayaw. Sabi ko, ito na lang gagawin ko. Kaso ano, masakit siya sa ano, sa lalamunan, kaya bihira ko na lang siya gawin. And wala, nakakatuwa kasi ano, madaming napapasaya. Yeah, that's true. Tama, ano. Pero nakagulat ako sa tayo na gusto mo talaga din sa ano, sa yung mga yung blur. Yung mga yamete. Ay, oh my gosh. 'Di ba? Pinagbawal yung mga ganun sa stream. Grabe. Ayun, guys, before nung nauso niyan, ayan, gumaganon ako. Tapos may paungol-ungol pa. Madami akong stars. Grabe. Well, you gotta do what the people, ano, you know, what the people want. You gotta give them what they want. Oo. Sometimes, pag ano, di ba, pag alam mo, parang nasa ano ngayon, sa market, edi go, ilaban. Kung ano yung pwedeng i-offer mo, sige, ilaban. Pero ano, hindi naman siya magpapakaano ka, 'di ba? Yung gagawang katatawanan. Ako kasi parang hindi sumagi sa isip ko na gagawin ko din 'yon para mapansin. Sabi ko parang hindi ko kaya, tsaka wala sa personality at hindi sila matatawa sa akin ng ganun. Tama, yeah. I mean, that's fair, yeah. Kasi alam mo naman natin kung ano yung edge natin at tsaka kung ano yung, 'di ba, na kung hindi mag-work yung ganun. Tsaka mahirap, guys, mahirap dayain yung ano, yung pagla-livestream. Kasi kung yung mga solid followers mo, alam nila kung okay ka or hindi. Kaya minsan pag hindi ako okay, hindi nila ako nagla-livestream kasi pati sila nadadamay. At minsan, 'di ba, pag wala ka sa ano sa mood, baka mamaya makapagsalita ka nang hindi maganda. Kaya better magpahinga na lang ganun. True. I mean, that's true. Yeah. Tama nga naman. And I guess for my last question para dito sa personal life segment, kung may wala nang gustong ihabol ng mga viewers natin dyan, again, I'd just like to remind everyone na kung meron kayong gustong itanong, itanong nyo dyan sa comment section. But for my last question dito sa segment natin na ito is, if hindi ka nag-i-stream ngayon, ano siguro pinagkakabalahan ni Irvin Gaming? Okay, kung hindi ako nag-i-stream ngayon, pinagkakabalahan, I think ano, babalik ako sa pag-teach sa culinary school. Ooh. Kasi before ako nag umuwi ng province, yan, nag-teach ako sa culinary. At dalawang school kasi yung ano, doon ako ano, nag-aral sa dalawang school. Kaya medyo malaki yung ano, gastos, kaya gusto ko makabawi. So nag-gastos. And sa culinary, doon ka makakabawi, guys. Ayan, when it comes sa pag-business. Nice. At saka same time, nagpa-private class kasi ako. Mm. Habang nag-teach ako sa culinary, nag-accept ako ng mga orders, nag-supply ako sa isang resto, at nagpa-private classes ako. So, ayun. At siguro, masasama na din yung ano, yung pag-vlog-vlog. Kung, nice. Nung ano na yun. Like, but ano pandemic. Pa rin, still ano, like, aside from you going back to teaching, siguro parang ano rin, like, still in the content creation business pa rin. Ayan. Tsaka na, ano, yung sa pag-like, yung pag-vlog-vlog, natuto ako at pinag-aralan ko kung ano yung pag-vlogging, kahit sa pag-edit. Kasi ako lang nag-edit sa ano ko sa mga ginagawa ko . Sa videos, sa pag-posters, yung ganun. Lately, nagkaroon ako ng mga ano, kasama, yung mga moderators. Kaya napadali yung ano. Oo. At, ayun. Siguro pagsabay-sabayin, culinary, tapos yung mag-online class ka. Yung ganun, online pwede, teaching. Pwede. And then pwede mo nga gawing ano, pwede mo nga gawing content yung pagluluto rin. Like you can kasi dami mga YouTube madami videos ano, na, YouTubers na ganun na ginagawa, di ba? Cooking channel. Online class, ganun. Grabe. Kaya siguro ano, doon ako sa ano sa pagtuturo ulit sa ano sa as a culinary ano, nice. Instructor. That's good. Nice. Mm-mm.
All right, so we're moving on sa aking next segment. This is the third segment in our five-segment program. Grabe, may five-segment. isang question lang to, guys. This is the dreams and goals. So, hingi lang ako sa'yo ng tatlong words. Can you give us three words or like adjectives na makakapag-describe kay Irvin Gaming 5 years from now? Like, 5 years from now, in the future, ano si Irvin Gaming? Three words lang. Yeah, like, 5 years from that's me. Like a tentative date lang naman, window. So it can go more than five, it can go less than five, but basta in the future. Siguro ano, pwede ba sabi famous? yeah, you can say anything. Famous, yeah. Famous. Oh, gano'n. Yeah, achieve na natin yan, di ba? Yeah. Successful. Famous, yeah, successful. And... contented. Ayan. Contented. Yeah, tama nga naman. Yeah. Yung talagang wala ka nakahabulin pang iba. Uy. Yes. Yung, yun yung pinaka, ano doon. Siguro, yun na ang pinaka takeaway mo. Mm-hmm. Sa lahat ng pagod, lahat ng, di ba, pinagdaanan. Yeah, that's really fair, yeah. That's good. Yeah, marami-marami sa pinaka-importante. Yeah, maraming sa Irvin, famous, successful, and contented. Alright, so before we move on sa ating last segment, which is yung plugs and promotion, meron ako isa pang segment. This is the fourth segment that I like to call Peach Show Nani, where basically I go into the profiles and social presence of our guest this week, nga naman si Irvin Gaming. And nagaya pa ako ng picture or pictures na para kailangan ng explanation. So we're gonna show Irvin Gaming a photo, and then we're gonna ask Irvin to like tell us the story. Kailan to kinuha, saan to yung picture, and basically just tell us a short story if they can about the photo that we're about to share. All right, ready ka na ba, Irvin? Sure. Ready. I was born ready. Ay, naku po, ayun na yun ang gusto ko sa'yo eh. Okay. So go ahead and wait lang ah. Ba't tayo mahanap ng ano na yun? Weird. Hindi siya lumalabas ah. Wait, try ko nga dito i-box. Kung dito siya pwedeng buksan. But yeah, I'll try and share a photo and then just go ahead and start telling the story if makita mo na yung picture. Ito na lang. Okay. Okay. Ayan. Okay, that photo, it was... Ayan. Taken sa ano yan? Sa abroad. Ayan. Sa East Timor. Ayan. East Timor. So, yes. Yan sa East Timor. And that day, galing kami sa ano ni, ano, yung partner ko. By the way, guys, ayan. Taken na po ako, ha? Taken. Ayun. Kaya, huwag kayong mag-expect. Ayan. So, magte-10 years na kami ng aking partner. And he's Australian. So, magkasama kami sa overseas, sa abroad, ayan. And, pala nag-umpisa yung galing, ano. Oo, galing kami ng ano yan, galing kami ng Australia. Oh. At, kakabili lang namin yan ng ano, ng, nag-shopping ako sa ano, sa Quicksilver na ano, na warehouse. at saka mahilig talaga ako maghubad, kaya, ayan. Grabe. Oo, ayan, so... Ayun. Dito kayo, ano. Naalala ko. Nice, grabe. And, 6 years ako sa, ano, sa six overseas. Years, 6 years, ah? 6 years OFW, grabe, ah. Thank you sa Sergio. Yeah. Okay, yes. Ayun. Of course. And thank you sa atin. Thank you rin sa pag-share ng story. And then, di natin expect na, ano, na para bang mapapabisita tayo sa ano, parang romance story ni Irvin Gaming nga naman. Yung sanya na meet yung partner niya. Ganun. Uy, naku, kinikilig. Oo, kasi ano, madami nagtatanong sa akin, like, may ano, may jowa ka ba? Or ganyan, ganyan. Ako, sinasabi ko talaga, wala akong jowa. Kasi, may husband ako. Iba yung husband sa jowa. Yeah. Wag lang mag-add ka na another husband. Parang ano, parang tinanong ka, may pusa ka? Hindi, wala akong pusa. May aso ko eh. So, you know, it's like, you know. Yes. Pag sinabing pet, ayan, pwede. Yeah, pag pet, yeah.
Dapat specific. Oh. So, wala pa akong jowa, meron pa ako husband. Ayan. Kung gusto mo ng husband, sorry, kung mag-apply ka ano, as a husband, sorry, taken na po. Pwede po sa jowa or boyfriend. Side piece. Yes. Yung parang french fries sa burger, ganun. Oo, ganun. Maraming salamat, Irvin, for sharing the story with this photo. Ayun, maraming salamat. But for now, we're gonna move on siguro before we close sa ating last segment, which is the plugs and promotions. So this is where the floor, like yung ano, is I'm gonna hand it over to you, Irvin. So you can go ahead, you can share, you can share your upcoming events if meron ka, any plans that you have in store for the for your followers, any announcements. You can also plug your page sa mga viewers natin, baka hindi pa nakapa-follow sa'yo, and give shoutouts and all that. So yeah, go ahead, Irvin, share what's going on with your life. Go. Okay. Hi everyone. Oh, mga boto, kumusta na? Hi guys, ayan sa mga hindi pa po naka-follow sa page po natin. Ayan, Irvin Gaming. Ayan, manood kayo guys every night. Ayan, 8 p.m. So after ng podcast natin, mamaya magla-live ako guys. Ayan, sa mga followers natin dyan at mga solid supporters, ayan, gusto ko lang humingi ng sorry sa inyo guys dahil alam nyo na, ayan, napapanggap na busy. Ayan, at pero babawi ako guys kasi magkakaroon tayo ng special giveaway naman para in return sa pag-aantay nyo sa akin. Ayan. So may mga binabayaran dyan monthly. Baka naman, oh, sige. Bawian ko lang ng GCash. At sa mga hindi po naka-follow, yeah, please do follow po. Madami pong, madami po tayong kulitan. Ayan. At madami kayong matutunan sa stream po natin. At sa mga magtataka at saka nag-wonder dyan kung ano ba meron, manood kayo guys at for sure mag-i-enjoy kayo at madami kasing mababait dyan na i-guide kayo at walang toxic sa community natin. Kaya ayan guys, sa upcoming event natin, tournament, ayan, abangan nyo sa posting natin at ano pa ba, madami tayong dapat abangan, kaya mag-follow na kayo at manood ng ating stream. At of course, pupunta kasi ako ng Manila ngayong month. Ayan. Kaya sa mga followers natin na nasa Manila, ayan. See you soon. Yun. Oo. At guys, harakiri, ayan guys, manood kayo ng live. Ayan, yung stream, madaming pag-giveaway guys. Ayan. Para may pang incentive, no? Pang-wish. May pang-wish kayo mga pang-primo gems niya, no? Ano kaya update ko para may 300 ako na libre kasi sure banner na ako eh. Oy, nice, grabe, nice. Tsaka may pinabigay sila na 400 ngayon na parang apology, tawag natin apolo gems, yung parang public prize. Oo. Kasi masaya kayo pag ganun, no? Oh, binibigyan ng apolo gems. Ayan guys, at sa mga upcoming games na i-stream natin, ayan guys, pwede naman kayo mag-suggest at susubukan natin guys i-stream. And Playforce guys, huwag nyo kalimutan, supportahan. I-follow at manood kayo guys sa mga upcoming interviews sa ano natin, sa dito sa ano, one-on-one with Harakiri at sa kina Madam Becca, yung Madam X. Madami yeah, guys. Sa mga kapwa streamers natin, ayan, collaboration, abangan din natin guys, lalong-lalo na kay Boss Tira, ayan, at sila Mami, ayan, and kilala naman nila yon. Ayun, so thank you so much, at manood kayo. All right. Maraming salamat, Irvin. Thank you so much for sharing those. Guys, I'd just like to thank everyone na nanood sa podcast natin. Also, thank you, Irvin, for joining us and guesting sa podcast natin. Maraming salamat again. Make sure, guys, sa mga viewers natin dyan na may hindi pa nakaka-follow kay Irvin Gaming, make sure to follow Irvin at his page, Irvin Gaming po, facebook.com/Irvin Gaming.
Pinapasalamatan po natin ang ating sponsor for this podcast, which is GoodGame.ph. It's an online amusement style platform that allows esports fans to pick their favorite teams and win amazing and exciting prizes. Kung hindi pa yung nakaka-register, guys, make sure to visit GoodGame.ph or their Facebook page, GoodGame.ph Official. And use my code HARA sa ating ano. Para pagka nag-register kayo, when you first time register, use the code HARA. Meron kayong extra pogi points. All right, so also marami salamat kay sa Playforce TV, sila Ma'am Yo, sila Pay Twags. Make sure to check some of viewers natin dyan. Stay notified here on Facebook, Playforce TV's Facebook page. Also, we have a YouTube din. Pero stay notified here, guys, so you get notifications whenever we go live on our weekly podcasts. Every Thursday, Madam Becca, Madam X with Madam Becca, yung pinag-usahan po ng mga R18 topics. Siya po ang baklang maraming experience, hindi po excess. And meron din po kaming podcast every Friday, Playforce TV's Pep Talk Friday, with hosted by Magic Gaming. Dumadalo rin po doon, and where we talk about any topic under the sun. So if you guys are into those kinds of discussions, make sure to check us out every Friday po yun, 7 PM po. Yung kay Madam Becca, I believe it's 6 PM din or 9 PM. 7 p.m. or something. Mga ganong oras po yung ano niya kay Madam Becca. Yes. And every Saturday, dito po, same page, Get Ready With Hierarchy, where kusama natin kinikilala ang ating mga favorite Playforce TV talents. And hello sa doggy! Ayun. And yes, sa mga hindi pa nakapanood, guys. Gutom na yata, kamangat ganda yun. Oo, kasi 7. Ay, 7 na kaya na daw siya. Oh yes, it's kakaya na. And yeah, guys, sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin, make sure to check out my page. Facebook.com/HierarchyTV, where I stream Genshin Impact. And yeah, oh, shoutout kay Asta. Ayun, go baby Urban. Thank you so much sa tabol. And hi, Asta. Ayun, I missed anything else. So yeah, maraming salamat again, Urban, for stopping by. Thank you, Hara. Thank you so much. Sige, go. Oh, gusto ko lang mag-thank you ulit, Hara. Ayan. Kasi, di ba, last March pa yun yung podcast natin. Yeah. I'm just glad to have you here. Thank you. Maraming salamat. Hoping, para makabawi, soon, no, balik tayo dito. At saka PM siguro na, ano. You know, yes. Columns and stuff. Thank you again. Maraming salamat, Irvin. Everyone, maraming salamat. And what I always like to do to my streams and podcasts, as always, be excellent to each other and keep on sharing the Hara love. We'll see you guys again sa podcast natin next week, sa streams hopefully. Happy Saturday sa inyong lahat. Hope you have a wonderful Saturday evening. God bless everyone. All right, guys? So, thank you. Bye-bye. Bye-bye.